Welcome po sa kusina ni Junior. Ngayon po magluluto naman tayo ng Arabian cuisine. Ito po ang tinatawag nilang crab kabsa. Medyo marami pong ingredients pero at the end napakasarap po nito. Ito po ang ating mga main ingredients. Malinis na po yung aking crabs. Mamaya kakat ko lang siya sa gitna dahil masyado po siya malaki. Basmati rice which is na binabad ko sa tubig. Tomato, onion, ghee, salt, ground black pepper, gagamit din tayo rito ng chili powder, coriander powder, cumin powder, turmeric powder, dried chili, star anise, dried bay leaves, chopped garlic, cinnamon sticks, plain almonds, raisins, sweet paprika, cloves, at cardamom. Siyempre, kailangan din po natin ng maraming tubig. Okay guys, sa aking pong cooking pot, ang first step po natin, yung ating almonds, kailangan medyo itotoast muna natin siya. Once na matusta na siya, hahanguin ko, i-set aside natin siya, tapos po mag-start na po tayong mag-isa. So okay na po yung ating almonds, hinahang ko lang yung apoy, hahanguin ko na siya. Tapos po mamaya, i-add ulit natin siya pag nagduto tayo ng rice. So, nahango na natin yung ating almonds, mag-a-add na tayo ng ghee. At ilalagay na po natin yung ating cardamom, cloves, chopped garlic, at ang cinnamon sticks. Haluin ko lang sandali. I-add rin po natin yung ating star anise at ang ating dried bay leaves. So, gisa-gisa lang. Tapos po, i-add na po natin yung ating onion. So, hinintayin lang natin sandali mag-translucent yung ating onion bago tayo mag-add ng tomato. So okay na yung ating onion. Kamatis naman. Isasabay na rin natin sa ating kamatis yung ating mga powders. Kagaya ng cumin, coriander, turmeric, at chili powder. Halingin ko lang sandali. I-add rin natin yung ating dried chili. Mag-add rin tayo ng salt and ground black pepper. So, lulutuin ko lang siya siguro ng mga 1 to 2 minutes. Tapos po, ilalagay na po natin yung ating crabs. So, okay na po yung ating mga ingredients. Luto na siya. I-add na po natin yung ating crabs. Hiniwa ko lang siya sa gitna, pero nagtira ako ng 2 piraso na buo para mamaya sa toppings. Sa presentation, maganda po siyang tignan. So, haluin ko lang sandali. At pagkatapos, mag-a-add po tayo ng tubig.
So tatakpan ko siya at lulutuin ko lang ng mga 5 to 7 minutes. Tapos po ang gagawin natin mamaya, hahanguin ko yung ating crabs at mag-aad naman tayo ng rice. So ayan po, niluto ko po yung ating crabs ng mga 5 to 7 minutes. So ang gagawin ko lang, hahanguin na natin siya. Tapos po, yung ating crab kailangan i-grill natin or ilalagay sa oven habang niluluto natin yung ating rice. So ayan, nahango ko na yung ating crabs. Ilalagay ko na ngayon yung ating rice na binabad ko sa tubig. Haluin ko lang sandali. Tapos mag-a-add pa ako ng konting tubig. At this point, i-add natin yung ating kinos na almonds. Again, tatakpan ko siya. Hintayin lang natin maluto yung ating bigas. Okay, punta na tayo sa last stage ng ating pagluluto ng crab kabsa. So ayan, medyo may konting tubig pa po yung ating rice. Ang gagawin natin, maglalagay ako ng sweet paprika at ang raisins. Tapos po, yung ating in-oven na crabs, lalagay na natin siya sa ibabaw. At pagkatapos po nito, hihinaan natin yung apoy at lalagyan ko siya ng kitchen towel sa ibabaw. Tatakpan natin siya para po yung moisture sipsipin ng ating towel. So, lulutuin ko ulit siya sa low heat ng mga 8 minutes.